Ay, alam ba na, nagko-community service kami, naglilinis kami ng isang paaralan, and then, ano, nagpapapicture din ako na nagwawalis kasi kailangan na as documentary talaga. So, malaking, ano, malaking din talaga yung naitutulong ng, ano, ng gobyerno para sa mga pamilyang may hirap, and then, especially, naging bahagi ako ng ganung programa, and then, ano, pwede na 7 years, mawawala na kami, magkakaroon kami ng graduation din. And, ano, tiyatawag itong community service, pwede mong sumba-sumba. And hindi lang members na samahan, kundi pati yung community o kapitbahay o karating puro. At saka, ano, yung pagsusumba-sumba, ano ba na idudulot nito, yung pinapawisan ka, na-exercise ka. And hindi lang yon, iba pang community service yung ano yung pwede kang magluto ng pagkain ng almusal para sa mga bata, and dun, it's yung ikaw bilang isang magulang at saka yung anak mo, nababahagi ng pagkain, o yung pagtatawag dito, ano, tawag dito yung feeding program, and then isa pa yun yung pagwawal sa kalsada, sa barangay, sa kalye, o kaya yung, ano, yung paglilinis ng eskwelahan, pagwawal is, and then hindi kami member ng Tupad, ano. So, sa photo to, pinapakita ko lang yung pictures. And then, yun, may mga gawain ka din na pag-arin-arin mo ng face-to-face, at saka yung pag-garden backyard. Kasi yung pinakikita mo din na yung anak mo, ayan, na pumapasok sa school. Pag hindi, pag absent, nababawasan yung binibigay na tulong o supports. And then, yung, ano, yung binibigay na help na program na pera. So, ito yung ano, ito yung gusto ko ipakita. So, ayan, nagkakaroon kami ng ano, ng pagwawalis sa school at kasama po ako diyan. So, with that, ano, malaking tulong to sa ano. Kung tutusin, ano, hindi naman talaga akong kasali diyan. Noong time na yan, ang kasali diyan yung tatay ko. Tapos yun nga, 2019, namatay yung tatay ko, April. Tapos hindi ko alam na magpa-pandemic naman, nag-aaral ako nun sa organic agriculture. Tapos, ano, March, pandemic. Tapos na isang taon ako bago makakuha ng pera. And then, ano, nakatanggap talagang tulong. Kasi kung wala yun, may natatanggap kang 3.5, 3.7, 6 kada ikalawang buwan. Tapos may mga responsibilidad kaya talaga, hindi lang yun sa anak mo ang priority. Kaya ang laking tulong talaga nito sa buhay ko. And dagdag pa din yung hanap buhay ko. So may mga tao din na, kapitbahay namin, ibang tao, ay wala naman trabaho yan si Michael, ganyan. May mga tao madaling mangusga ng kapwa mo na, para bang ano, pag hindi nila alam yung ginagawa mo, ang dali lang nilang manira. Talagang sanay na sanay ako sa ganyan. Madali ako magalit, pero with that, noong time na nasanay na rin ako sa paninira ng ibang tao, mga madali ako magalit sa totoong buhay lang. Pero with that na ganoon talaga ang buhay, so mas ano ako, mas nagiging parang yung drive ko, ay tamad pala ako, ay wala naman ang trabaho, ay pag-alagala lang yan. Yun ang naging, yun ang nagmamaneho sa akin na patutunayan ko na hindi ako tamad, yun. Tutusin, ayoko talaga mag-vlog. Pero ano eh, naandun talaga yung ano, hanapan ka din ng ebidensya. Noong time na pandemic, nagtinda ako ng ano, ng gulay. Pero yung kapatid ko talaga yung trabahador sa family ng bayan, sa Sariaya. And, yun, nag-negosyo siya. Ako naman, para nang makaalis, pandemic, magtinda ako kasi yun yung pinakamadaling paraan para makalabas ka. Kasi nga, may ID, mayroong tamang araw ng paglabas at mayroong ano yun, mayroon yung oras na ano, and yung mga vendors mayroon silang mga permit, sila yung nakakagala, and laking tulong sa akin yun na nagkaroon ako ng buhay. Pero yung totoo nun, yung bike na ginagamit ko sa sidecar, hindi ko pa akin yun, and huli na naging akin yun kasi binayara ko siya ng hulugulugan. Then 1,000 yung benta sa akin ng kapatid ko, pero nabayaran ko lang siya na 700. Pero totally nilagay ko dun sa presyo, 1,000 talaga. So, siyempre, kailangan ng, ano, ng documentary, magkano yung binili mo doon. So, yun yung nilagay ko. Pero siyempre, tinawalan ko talaga yon. And then, nung time na hindi pa akin yung bike,
yung kapatid ko, kapag nagtitinda, may mga tira-tira, yun man ang paraan para magtinda ako. And na, pagdating ng hapon, gabi na, nagkakaroon ako ng kita, binibigay ko naman sa kapatid ko. Siyempre, may ganun na, siyempre, magkapatid kami, mayroon din na time na utol, nabay, ano, naplatan ako, utol, kumain ako. Siyempre, ano yun eh, medyo, siyempre, nagkakaroon kami ng problema. Ang lakas ko palang kumain, kuya, lugi ako sa'yo, may mga ganun, easy yun. So, ano, noong time na yun, sumali ako sa programa ng isang Facebook page, and yung kwento ko, sinier ko talaga yung buong story, ha. And siyempre, nakatulong din sa akin yung panonood ka ng, ano, ng movie, panonood ko ng mga success story. Nakatulong yung paggawa ko ng letter, naging pattern ko yung ibang kwento, tapos yung totoo talaga nangyari sa akin, yun ang kinuwento ko. And with that, ano, isa naman ako sa mga mapalad na nagugi. Pero yung panalo ko hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha. So, masaya naman ako dahil yung istorya ng buhay ko ay nagamit at nanagat. Ako yung napili talaga. So, kung di dahil sa nangyari sa akin, hindi ko may susulit yung kwento ng buhay ko. Yung pinagdaanan ko ng pandemic at yung paghahanap buhay. Yun lang, and maraming salamat. Sa vlog na to, sinishare ko yung buhay ko, and yung masamang comment, mabuti. Wala namang pinag-aiba yung pag-upload sa may aming channel. So, nga pala, papakita ko yung picture na nagwawalis ako. Yan, ito yung nagwawalis ako. Yan. Yan, sa isang school. So, yun lang naman. And for the vlog, yun nga, tapos na. Bye!